Bansang alas 4 na umaga. DZR Rich, magandang umaga Pilipinas sa DZR Rich Radio, DZR Rich TV at DZR Rich Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, araw ho ng SONA, 22 ng Hulyo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Karina, lumakas pa. Naging severe tropical storm na, signal number 1, nakataas sa Cagayan. 8 katao patay sa masamang panahon dulot ng Bagyong Butchoy at Habagat. Ilang paaralan sa bansa nagsuspende ng pasok dahil sa masamang panahon. At sa nakatakdang SONA ho ng Pangulo ngayong araw, gun ban sa National Capital Region, liquor ban sa Quezon City, umarangkada dahil sa SONA. Pangulong BBM, VP Sara, ilang miyembro ng gabinete, at sa survey ng RPMD. Presidential Museum sa Baguio Mansion House, bubuksan na. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Gensan. Sa retali ng ating mga balita, naging severe tropical storm na ang Bagyong Karina na may international name na Gimi. Habang hindi gumagalaw sa Philippine Sea, ang sentro ng severe tropical storm Karina ay huling namataan sa layong 385 kilometro sa silangan ng Kasiguran Aurora. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 95 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso umabot ng 115 kilometers per hour. Nakataas kayo ng signal number 1 sa northeastern part ng Cagayan. Pinalakas pa ng bagyong kanina ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa western portion ng Luzon. Actually, mula pa kagabi. Tatagal yan hanggang sa Miyerkules. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas pa si Karina sa susunod na 4 araw at umakyat sa typhoon category. Yan po man, mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas habang kumikilos ng pahilaga, Hilagang Kanluran, pa-northward hanggang bukas. Inaasahang lalabas ng par si Karina sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Nakakaranas pa rin ang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang malaking bahagi ng bansa dahil naman sa habagat at localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, partikular na maapektuhan ang mga lalawigan ng Antique, Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Sa bahagi naman ng Mindanao at Visayas at talalabing bahagi ng Mimaropa, asahan ang maulap na kalangitan na may pulong-pulong mga pag-ulan. Ayon sa Weather Bureau, dahil sa pagpapalakas ng Bagyong Karina sa habagat, posibleng ulanin din ang isasagawang SONA ngayong araw. Nag-iwan na ng 8 patay ang Bagyong Butchoy at Habagat. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, dahil ito sa malawakang pagbaha at landslide na idinulot na dala ng malakas na pag-ulan. 2 sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod sa barangay Damalasak sa Pagalungan, Maguindanao del Sur at Maramag, Bukidnon. 4 naman ang naitala mula sa Zamboanga at 2 ang biniberipika pa. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kabakan at Pikit sa North Cotabato dahil naman sa patuloy na masamang panahon. Nag-anunsyo na walang pasok ang ilang mga paaralan sa bansa. Halito sa malalakas na mga pag-ulan dala ng severe tropical storm Karina na pinalakas ng habagat at ang 3rd SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase, pampubliko at primadong paaralan o levels ang Malabon, gayon ang Bataan. Wala ding pasok, suspendido ang brigada sa lahat ng antas ng Quezon City, kapwa public at private dahil naman sa 3rd SONA ng Pangulong Marcos Jr. Suspendido ang pasok at brigada eskwela sa mga pampublikong paaralan sa Quezon City ngayong araw. Inanunsyo na ng Quezon City LGU dahil sa hindi maiwasang maipit ang estudyante sa inaasahang pagsikip ng trapiko dahil sa isasagawang State of the Nation address ng Pangulong BBM. Kasamay nito, nagpatupad na rin ang liquor ban sa lungsod tatagal hanggang mamyang alas 6 ng gabi.
My God pa naman ay patutupad ang PNP sa kabuuan ng Metro Manila. Magtatapos yan hanggang bukas sa Hulyo 23. Pero alam mo ba ninyo, habang binabaho ako ang maraming mga lugar dahil sa bagyong Butchoy at banta ng habagat na pinalakas ni Karina, dito sa Marikina, nagsimula na rin hong bumaha. Bumaha ng pera. Lupit ha. Ang bigayan daw ngayon eh, 2,000 na. Maayos ha. Merong isang aspirante na namimigay na ng pera sa mga pulong-pulong. Depende sa sektor na pupulungin. Mga market vendors, mga tricycle vendors. Punta ka lang, may 2,000 ka. Bo, ayos. Ang saya-saya nila. Kahit mga taga-Pasig, dumadayo ng Marikina eh. Makanali lang ng 2,000, no ha? Ah, siyempre, ayaw namang magpatalo ng incumbent. Hatag din! Maganda umaga, Pilipinas! Ang saya-saya nila! 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. 11,000! 11,000 na ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog ang temehanan nyo mamaya. Samantalang isang linggo na lamang po ang natitira bagong huling araw ng deadline o July 31 para sa pagsusumite ng inyong mga entries para sa PagCorp Photo Contest 2024. At muli tinatawagan ni Chairman Altenco ang lahat ng mga photography entusiasts. Isumite na ang inyong mga final entries para sa PagCorp Photo Contest 2024 na ang tema Harvest Time. Ang mga interesadong amateur at mga professional photographers ay merong hanggang alas 10 ng gabi ng July 31 para isumite ang inyong mga entries. Ibida ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang ating mga mangingisda. Yun nga. Tsaka yun nasa sektor ng bulaklak, ha? Horticulture. Yan. Ibida ho ninyo yung kanilang pagsisika, pagtsatsaga, pagpupunyagi para ba siguro tayo na merong pong sampat na pagkain. Ah, meron tayong food security. At sabi po ni Chairman Altenco, ipadala na ninyo yan sa website po ng PagCorp nang sa gayon ay mapabilang sa mga bibigyan ng 100,000 pesos para sa conventional category. 8 mananalo dyan. Tigdo 8 din sa mobile at saka sa drone category. At ang mga ito po ay tatanggap naman ng tig 50,000 pesos. Ayon kay Chairman Altenco, 2.23 million pesos ang total cash prizes na inilaan ng PagCorp para sa natulang patimpalak. Inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang nangunguna pa rin concern o alalahanin ng mga Pilipino. Base sa survey ng Octa Research ay sinagawa noong June 26 hanggang July 1, nabatid na 6 sa bawat 10 Pinoy o 65% ang nagsasabing kabilang sa tatlong pinakamahalagang concern na dapat nulatasin ay ang inflation. Halos hindi ito lumayo sa 66% na resulta ng survey ng Octa noong nakaraang Marso. Sunod na issue naman na interesado mga Pilipino ay ang presyo ng pagkain tulad ng bigas at gulay, karne na nasa 40%, pangatlo ang karagdagang sahod ng mga magagawa na nasa 33% at paglikha ng karagdagang trabaho 33%. Kabilang din sa listahan ng mga top concerns ng mga Pinoy ang pagbaba ng bilang ng mga mahihirap sa bansa at ang free quality education na nasa 18%. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! May babala nga pala sa lahat ho ng mga nagbabalak na bumiyahe patungong Bangladesh. Ang gobyerno ng Amerika eh meron na pong payo sa kanilang mga mamamayan na huwag na munang bumiyahe patungo ng Bangladesh. Dahil ito sa madugong kilos protesto na kinasawi na ng 133 individuals, 133 nang namamatay nito namang nakaraang linggo. Bukod pa rito, sinabi ng U.S. State Department, sisimulan na nilang pag-alis sa mga diplomats at ang kanilang mga pamilya sa nasabing bansa. Samantala, pinapayagan naman ang Amerika ang voluntaryong departure ng non-emergency U.S. government employees at ng kanilang mga pamilya. Matatandang nagugat ang kilos protesta ng mga mag-aaral sa Bangladesh nang ipanawagan ang pagmasura ng quota system sa mga trabaho sa gobyerno. Diniyak na Armed Forces Spokesperson Colonel Francel Padilla, handang sandatang lakas ng Pilipinas para sa pagpapanatili ng seguridad sa ikatlong State of the Nation address sa Sorna ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay Padilla, handang silang magtalaga ng karagdagang puwersa, katuwang ang Philippine National Police sakaling kailanganin.
Sinabi pa ni Colonel Padilla, kahit nasa Quezon City gaganapin ang zona, patuloy pa rin ang pagmamonitor ng peace and order sa iba't ibang bahagi ng bansa. All systems go na ang Philippine National Police at iba pang force multiplier para tiyakin ang seguridad ng Pangulo at ang mga dadalo sa kanyang State of the Nation address. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Gene Fajardo, naka-alerto na ang 22,000 mga pulis at mga force multiplier upang i-monitor ang lahat ng mga posibleng senaryo. Pero paglilino ni Fajardo, hanggang sa kasalukuyan, wala namang namomonitor na anumang seryosong banta na maaaring makagulo sa mahalagang pagtitipon. Samantala, naka-standby din ang tinatawag na Manila Shield na Reactionary Standby Support Force mula sa Central at Southern Luzon na silang magbabantay sa malagusang papasok at palabas ng National Capital Region. Handa na pati ang barong na susuotin hindi lamang po ng mga taga-DZRH. Ang susuotin ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address mamayang hapon. Ayon sa Presidential Communication Office, kolaborasyon ng magagaling na mga artisan mula Lucban, Quezon, Taal, Batangas at Taklan ang gumawa ng barong ng Pangulo. Nabatid na ang barong ng Pangulo ay tribute sa namayapang Batikang fashion designer na si Pepito Alberto, kung saan isa ang Pangulong BBM sa kanyang mga kliyente. Samantala, likha naman ang fashion designer na si Paul Cabral ang susuoting damit ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Inaasahan ng ilang mangang isda na tatalakayin ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga konkretong programa para sa kanilang o na gusto nilang marinig ngayong SONA 2024. Sa panayam ng DZRH kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen's Association, inihayag nito na nais nila sana magkaroon din ng takdang pondo ang pamahalaan para sa mga mangingisda. Iginiit kasi nila, tanging mga organisadong sektor at mga non-government organization lamang ang nakatatanggap ng direktang tulong. Maliban pa rito, hiling din nila na mabigyan ng mga lokal na mangingisda ng commercial fishing vessel na kayang sumuong sa anumang panganib sa karagatan. Sana ay mabigyan din po tayo ng talagang konkretong tulong ang ating Pangulo na mabudgetan ng ating mga mangisda para mabigyan din po sana ng mga magaganda, magagarang mga sakyan pandagat para mayroon din pong sustainable pangkabuhayan ng ating mga mangisda na magaya rin sana kami sa mga commercial fishing vessel na namamayagpag dito sa aming bayan dahil kung dumating ang ganitong unos ay kahit papano ay mayroon na pong naiipon na kita ang ating mga mangisda. Alas 4.15, oy mga mamis! O pwede pa rin tayo mag-laundry day today, ha? Kunot noo ka ba kapag makapit balikit at malupit ang mansya? Although it is pride, but mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitingting mansya based on test at chocolate, Madden Sembleman Cotton, gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Programa naman sa kalusugan dapat kasama sa periodidad ng SONA ng Pangulong BBM ay kay Senator Bongo. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasarich 28. Good morning, Raymond! Mahalagang kalusugan ng bawat mamamayan. Ito ang deklarasyon ni Senator Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health. Kaya't nais nitong marinig sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa mga programang pangkalusugan. Ayon kay Go, may kasabihan na health is wealth. Kaya dapat kabilang ito sa pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Maliban sa kalusugan ay mahalaga din na marinig ang Pangulo na talakayan ng kabuhayan, agrikultura at peace and order. Importante po para sa akin ang health. Health is wealth. Nabigla tayo sa panahon ng pandemya. Kaya gusto kong marinig sa ating Pangulo ay yung mga programa sa health. And of course, pagkain, laman ng tiyan, trabaho, agrikultura, kalusugan, sports, peace and order. Sa panig ni Senador Ramon Bong Remilla Jr., nais nitong marinig ang Pangulo na tugunan ang problema ng inflation o ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Para kay Senador Alan Peter Cayetano, mahalaga na maglatag ang Pangulo ng mga pangmatagalang big-time infrastructure projects na itutuloy kahit wala na ito sa pwesto. Habang umiwas naman si Senate President Francis Chis Escudero ng kanyang sana sa SONA, dahil sa tagal na umano nito sa politika ay mas mabuting pakinggan mo ng ulat ng sabayan ng Pangulo bago magkomento.
Ito si RH 28 Raymond Advaz, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Raymond Advaz. Samantala, tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualde sa nakahanda ang Kamara de Representantes sa suportahan at mabilis na tugunan ang mga prioridad na ilalahad ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address ngayong Lunes. Ayon kay Speaker Romualde, handa sila na tuparin at i-deliver ang pangakaw ng Pangulo sa para matamo ang isang vision for a better Philippines. Nananawagan din ang Speaker sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso na magkaisa sa pagsuporta sa mga hangarin ng Pangulo at igiitang kahalagahan ng sama-samang pagkilos. Sa pagbubukas ng ikatlong regular na sesyon ng 19th Congress, susundan ng sona ng Pangulo mamaya. Tiniyak ni Speaker Romualdez na bibigyan prioridad ng Kamara ang pagbasa sa mga panukala, partikular na ang pambansang budget para sa 2025 at ang natitirang priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon sa pababata, sinihintay na ng Kamara ang imumungkahing 6.352 trillion pesos sa National Expenditure Program na magiging batayan ng General Appropriations Bill para sa 2025 at target itong matapos ng Kamara sa Setyembre. Ang pansang budget para sa 2025, 10% mas mataas kumpara sa 5.768 trillion peso national budget ngayong taon ay kitumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Inaasahang isusumite ng Department of Budget and Management ang 2025 National Expenditure Program sa mababang kapulungan sa Hulyo 29 pagkatapos ang gagawing pagsusuri ng buong gabinete. Nakakuha naman ang passing grade mula sa isang analyst at youth group si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos na iskuran ng 6 out of 10 ni UST Political Science Professor Dr. Proilan Kalilong ang Pangulo. Ayon kay Kalilong, partikular niya ang tinitingnan ng pagsusulong ng Pangulo, ang pagpapabuti ng ekonomiya ng bansa at ang pagresolba sa socio-political issues sa dala bilang kahit ito'y 2 taon pa lamang sa pwesto. Maliwanag ng profesor, meron pa kasing mga legislative measures na hindi nabibigyan ng prioridad at wala pang matatag na batas sa polisiyong tunay na nakaka-apekto sa mayorya ng mga Pilipino. Samantala, binigyan naman ng 90% na marka ng Alyansang Bantay Kapayapaan at Kaunlaran ang Pangulong BBM dahil sa katapangan nito sa pagsusulong ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang paninindigan laban sa agresibong hakbang ng China. Hoy, hindi sususpindihin ang number coding scheme sa Metro Manila ngayong araw. Ito naman ang ginawang mabiso ng MMDA sa gitna ng isa sa gawang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos. Maging sa Quezon City kung saan gaganapin ang zona sa Batasang Pambansa Complex, tuloy ang number coding. Ayon kay Acting MMDA Chairperson Roman Duarte, dadagsain ang sasakyan at lalala ang trapiko lalo ngayong araw kung sususpindihin pa ang coding. Una rito ay nanunsyo ng MMDA na may nakatalaga namang mga alternatibong ruta kasabay na ipakakalat ng 2,000 tauhan na mag-aasiste sa publiko. Tumanggap ng mataas na performance at trust ratings ang matataas na mga opisyal na gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa Boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Incorporated, nakatanggap ang Pangulong BBM ng 77% trust ratings at 75% job approval, habang si BP Sara ay nakakuha naman ng 77% trust rating at 71% approval rating o job approval rating. Nakakuha naman si Senate President Jesus Cunero ng 68% trust, 65% approval sa kanyang trabaho, habang si Speaker Martin Romualdez ay nakakuha ng 75% trust at 73% job approval. Samantala, nung una naman na top performing cabinet official, si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa nakuhang 93% na rating. Kasunod si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, 91%,
at Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco na merong 90% rating. Kasama rin sa may mataas na rating sina Budget Secretary Amena Pangantaman na may 88%, Ralph Recto ng Department of Finance 86%, at si Justice Secretary Boying Rimulya na meron namang 84%. Pasok din sa top performing cabinet officials sina PCO Secretary Chiloy Garapil, Trade Secretary Alfredo Pascual, Public Works Secretary Manny Bunoan, Labor Secretary Benny Laguesma, Executive Secretary Lucas Bersamin, Transportation Secretary Jaime Bautista, Defense Secretary Gibo Chidoro, Health Secretary Teddy Hermosa, Agriculture Secretary Francisco Chularel, at Science Secretary Renato Siridum, gayon din Sineda Secretary Arsenio Balisakan. Inilarawan ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD at Global Affairs Analyst, ang Marcos Administration bilang matatag, habang pinuri nito ang mga miyembro ng gabinete sa kanilang kahangahangang mga pagganap. Maganda umaga, Pilipinas! Kita naman ninyo ang ganda ng performance rating ng mga miyembro ng gabinete. Lapang ginagawa yung mga yan, ha? Tataas na ng rating, ha? Ay, mga misis! Amoy araw ba si Monso? Amoy araw ba si Mister? Pag-uwi galing ng trabaho. Abay-dali yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kutis sa presyo abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yun. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Hoy, teko muna, lalaki patay ng malunod habang naliligo sa dagat sa Likas, Bialbay. Detalye na balita mula kay RH18, Ruel Saldico. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol, Ruel. Wala ng buhay ng matagpuan ng isang lalaki matapos itunggang malunod habang naliligo sa dagat sa Barangay Puro sa Legaz City sa lalawigan ng Albaya. Kinala ang biktima ng si John David Masayda, 22 anyos at residente ng Barangay Namantao sa Daraga, Albaya. Ayon sa ulat ng Legaz City PMP, kasama ito ng ilang minor de edad habang naliligo sa dagat na kung saan ito ay bigla umanitong nawawala. Dito na natagpuan na napagalaman na hindi pala ito marunong maglumangoy ang biktima. Kagad naman ito ang nagsagawa ng search and retrieval operation ang mga rescuers, ngunit hindi ito kagad natagpuan ang biktima. Ngunit matapos ang ilang 15 oras ng paghahanap ay natagpuan rin ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabalos, Ruel. Mahigit naman sa 700,000 iligal na droga at mga armas. Nakumpiska ng kapulisan sa ikinasang drug buyback operation sa Davao City. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun, may buntag. May buntag usab, Kuya Angel. Kalabuso sa kulungan ng isang drug personality matapos na aresto sa ikinasang drug buyback operation ng Ecolan Police Station Drug Enforcement Team dakong alauna 15 ng madaling araw sa Tulip Drive Street, Barangay 76-A, Bucana, Davao City. Kinilala ni Police Major Boots Kevin Rapis, hepe ng Ecolan PNP, ang suspect na si alias JR, 35 anyos, at nakatira sa Mintal, Davao City. Batay sa report, nabilhan ng suspect na isang pakiti sa hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer, kaya kaagad siyang pinusasan ng kapkapan ng kapulisan ng suspek. May dalawang malalaking pakiti at dalawang maliliit na pakiti sa illegal na droga ang nakuha sa posisyon ni alias JR. Sa kabuuhan, aabot sa 727,025 ang nakumpiskang illegal na droga mula sa suspek. Maliban sa illegal na droga, nakuhaan din ng isang kalibre 45 na armas na may 8 bala. Sa ngayon, nakakulong na ang suspek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka may mga importanteng lakad tayo ngayon. Huwag kalimutan, magmaunhon ng Family Alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede natin pagpilian, ha? Yung Family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies,
Laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. For sponge bathing and other cleansing purposes, family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagan tunog. Ayan, at sabi ko nga ho sa inyo, 11,000 ha? 11,000 ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Eh, basta sabi ko nga ho sa inyo, ginagawa yan bago ho gamitin ang bisikleta. Oh. Di ba? Ginagawa. Hirap bang gawin yun? Hulaan yun? Naglalagay ng ano niya, helmet. Ah, may tunog ba naman ganun pagka maglalagay ng helmet? Na, basta ginagawa yan bago ho. Dalawang items yung hinahanap natin, ha? O, parehong bahagi ho ng bisikleta. Giveaway na nga yung clue, hindi nyo pa mahulaan. Basta pagkatapos ho ninyo magbisikleta, papawisan ka, syempre, di ba? O, yan. Magsha-shower ka gamit ang Shield Bath Soap. O, yan. Klaro. Okay. Basta ang kinakailangan, ho, tandaan natin, ano bang ginagawa natin? O, dun sa mga siklista, ha? Dating Comelec Commissioner Goyo Larrazabal, ha? Nagbabike ho kayo araw-araw, di ba? O, ano yung ginagawa natin usually bago tayo gumamit ng bisikleta? O, pag alam ho natin, yan ho ang sagot ng ating mahiwagang tunog. 11,000, ha? Ang inyo pong sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin lamang po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At doon sa mga sasali online, kinakailangan po kayong magkaroon ng share budget. Maganda umaga, Pilipinas! Bago magkalimutan, batiin ko muna ng happy birthday ang aking kapatid na si Kuya Levy. Ayan, Kuya Levy, ano ha? Actually, ang birthday niya nung pong weekend. Happy birthday sa aming eldest na kapatid, si Kuya Levy. Sampu ho kami magkakapatid at nung pumano ho ang nanay, anong pumano ho yung tatay ko, ang umako at hindi muna nag-asawa. Ha, para makapag-aral yung mga natitira namin mga kapatid, ang Kuya Levy. Ayan, ha. Maniniwala ho ba kayong yan ay bulag? Pero may silbi. Oo, nagretirong supervisor ng DepEd kahit siya po ay salat sa panigin. Oo, kaya ganun ho ang pag-saludo namin at pagkilala sa aming Kuya Levy. At saka kay Ate Silvia, yung kanyang magandang may bahay. Ate Silbs, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-aalaga kay Kuya Levy. Maganda umaga, Pilipinas! Nakakatuwa nga eh. Kahit mga, matagal na siya nagretiro ha, pero yung kanyang mga naging co-teacher, yung mga nakasama sa trabaho, hindi kinakalimutan. Minamanyanita pa siya, pinapadalan siya ng pagkain panghanda. Ano, ha? Oo, nakakatuwa. Kaya doon mo makikita pag ang tao ho talaga, maraming nagawang kabutihan. Abatingin na rin natin ang happy birthday. Nito rin weekend, si Lily Sarmiento, kapatid naman ito ni Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ha? Lily Sarmiento ng Barangay Kiling, Talisay, happy birthday. Kay Virginia Marquesos din ng Talisay, Batangas, binabati kayo ni Mayor Senny. Ha? Sino pa ba ang nag-birthday? Ah, si Jojo, ano? Kaibigan natin si Jojo David na ngayon ay nagliliwala yung ngayon dyan sa Amerika. Jo, happy birthday ha. Ang dami nag-birthday nito ba nagdang araw. Ano ha? And nakikinig naman sa atin, nakatutok po dyan sa Iligan City, si Justice Leo Madrazo, ang ating Deputy Court Administrator ng Korte Suprema. Justice, maganda umaga po sa inyo ha. At saka si Justice Max De Leon ng Court of Appeals, si Ambassador Harry Amping ng Maynila, yan din si Ma'am Naida. Oy, si Congressman Ador Plato. Congador, magandang umaga ho sa inyo. Si Chairman Roland Paulino. Si, sino ba ba? Ha? Ah, syempre, huwag nating kalilimutan yung mga suki natin dyan po sa San Diego, California, The Midnight Singers, na naghahanda na ng kanilang concert para sa Philippine Arena next year. Oo, oh, mantakin ho ninyo, Philippine Arena na, ha? Oo, oh, sold out na hong ticket, pero wala pang petsa, ha? Sila Boss Art, sila Ma'am Linda, si Doña Cora, at saka si Tito Manny, ang kanilang soloist. Ha?
O, kasi ito daw po, pagka humawak na ng mic, ano na ito, AIM. Ayaw nang ipasa ang mic. O, kasi wala na dapat na tumalo sa kanya. Dapat itong makatapat ni Mayor Digong sa kantahan. Eh. Si Ginoong June, si Boss June, ano, ha? At saka si ano, Yambao, at saka si Tita Loy. Ha? Happy viewing sa inyo dyan sa San Diego, California. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Las Vegas, Nevada, at iba pang bahagi ng Estados Unidos. Siyempre, magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa New York, US of A, ha? Hindi ho New York, Cubao, at sa mga suki ho natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga Pilipino dyan po sa New Zealand, ha? At mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taiwan, ha? At marami pang iba. Magandang umaga din sa mga taga-barangay Sikatuna, ha? Negros Occidental, biglang tanong local, ano ha? And congratulations na doon sa mga Pilipinong papauwi ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, iba talaga mga produkto ng Pilipinas. Alam ba ninyo na sa Southeast Asia, kinilala ang mangga ng Pilipinas, yung manggang kalabaw. Bukod doon sa manggang Guimaras, ano? Number one sa pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Oh, kita ho ninyo, manggang kalabaw. Sabagay, sarap naman talaga ng manggang kalabaw. Ano ha? Pangalawa daw dito yung Iponso ng India, tapos yung Chunsa Mango ng Pakistan. Tapos number 3 yung mangga ng Mexico, tapos number 5 yung mangga ng Japan, Misayaki Mango. Tapos number 6 yung mangga ng Myanmar, yung Diamond Mango. Yung pampito yung sa Australia, Honey Gold Mango. Wala pa rin yan sa mangga ng Pilipinas. Tapos yung pinagmamalaki ng tanila na nandokma ay mango, na marami na rin po nagtatanim sa Pilipinas, layo upang walo lang. Number 9, yung mangga ng Jamaica, Julie Mango, at ang pang-sampo, Tommy... Basta yung mangga ng Amerika. Wala pa rin yan sa mangga ng Pilipinas. Pinakamasarap ang mangga ng Pilipinas. Bakit ukay nyo? Kasi itinanim yan with love. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho yung tangerine chocolate. Tangerine chocolate, meron hong variant ito na may mangga. Ha? Tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa nalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Itong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra ngayon po ay mga MSMEs na. Dahil po yung mga planting material ng kakao galing Dabaw, hinakot po ni Dr. Helen Tan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. At ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans para ma-process bilang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants. Ano ho? At yan po ay maaari ho ninyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Dahil every time na tinatangkilik po natin ang produkto ng mga Pilipino, tinatangkilik po natin ang mga produkto ng mga magsasaka, pinalalakas natin ang kanilang loob at pinalalakas po natin ang mga MSMEs. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Ang tangerine chocolate ay gawang lokal pero taste and looks global. Isang lalaki pinagsusuntok, pinagsisipa ng kainuman. Patay! Yan po ay sa MacArthur, Eastern Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy. Dahil sa mainit na pagtatalo, isang lalaki pinagsusuntok at pinagsisipa ng kanyang kainuman na nasawi sa bahay ng General MacArthur, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima, si alias Noni, 44 anyos, residente ng Barangay Dumrug. Ang suspek na kilala si alias Marlon, 38 anyos, construction worker, kabarangay ng biktima. Nangyari ang incident alas 7:30 ng gabi sa Municipal Road ng Barangay Dumrug, bayan ng General MacArthur, Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, bago incident, nag-inuman ang biktima at suspek ng karoon ng mainit pagtatalo, umuwi ang suspek para umiwas sa gulo, tapos sa bumalik sa tindahan dahil may binili, at bigla siyang sinunggaban ng biktima gamit ang itak. Naagaw naman ang itak sa biktima. Pinagsusuntok at pinagsisipa ito sa liiga. Itinakbo ang biktima sa General MacArthur Municipal Hospital para malapatan ng kakulang lunas, subalit idiniklara na dead on arrival ng atinding physician. Agad naman naresto ang suspect na nakilala na si alias Marlon.
Mula dito sa DY Vilagson Radyo Tacloban, ito si Arstra Tito Jimmy Angay Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Jimmy. Laborer arrestado sa pagbebenta ng shabu sa Magumbayan, Sultan Cotarata. Meron daw pong 51 grams ng shabu na kumpiskal. Italian ng balita mula kay Jun Dimakotang, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaykum assalam, kayang Angel. Arestado ang isang lalaking tinaguri ang drug high-value individual sa Purok 2, Barangay Biwang, Magumbayan, Sultan Kudarat matapos sa makuhanan ng droga sa ilunsan na drug bypass operation ng pinagsanim pwersa ng Magumbayan MPS, PIU, PDEU, Isulan MPS, 1st and 2nd PMFC, SKHPG at SKCIDG in coordination with PDEA 12. Kinilala sa alias nitong Rico ng itong drug suspect, 26 years old, single, laborer at residente ng Tulunan, Cotabato Province. Nakuha mula sa drug suspect ang isang cellphone, bypass money at 51 grams of shabu na may market value na 346,800 pesos. Kasalukuyang nakapit sa Magumbayan MPS ang suspect at kasalukuyang sinasa ilalim sa masusing imbestigasyon kung saan nito kinukuha ang ganitong karaming shabu. Inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa suspect bilang paglabag sa RA 9165. Para sa DZRH, Jun Dimakutak, RH19, mula sa Mindanao, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grand Jun, 38 na makalipas ang alas 4 na umaga. Nasa 8.5 million na Microsoft device ang naapektuhan ng nangyaring global tech outage. Isa sa pinakinatanamaan ang air travel industry kung saan libo-libo ang naiwang stranded dahil sa ilang oras na delay at mga kanseladong flights. Sa Delta Airlines, mahigit sa 600 flights ang nakansila dahil sa pag-shutdown ng Microsoft system na ginagamit ng kanilang pagpoproseso. Bunsod ng naturang insidente, bumuo na umano ng CrowdStrike ng solusyon para mapabilis ang pagsasaayos ng mga error sumalit na o sakaling maulit itong muli. Nabatid na nangyari ang global outage dahil naman sa isang defect sa software update ng global cybersecurity firm na CrowdStrike. Naibalik na ang airline system ng Cebu Pacific at Air Asia matapos ang IT system outage na nakaapekto sa mga paliparan at mga bangko sa buong mundo. Sa Cebu Pacific, ganap nang naibalik ang kanilang sistema. Nakumpleto na rin ang technology provider na nabitir ang kanilang restoration sa full capacity ng serbisyo. Sinabi naman ni Air Asia Philippines Head of Communications at Public Affairs First Officer Steve Dalisan, naka-online na rin ang lahat ng kanilang sistema simula pa noong Sabado ng alas 2 ng hapon. Inihag naman ang Manila International Airport Authority na wala nang naiwan sa NAIA Terminal 3 na mga stranded na pasahero. Pero kita ho ninyo, ang hindi lang naapektuhan dito ng husto ay ang China kasi hindi sila gumagamit ng Microsoft. Nakarating na rin sa Sorsogon ang Lab for All, libreng laboratorio, konsulta at gamot, karabaan ng pamahalaan. Ito ay sa pangunguna ni First Lady Lisa Araneta Marcos, katuwang si Senator Francis Cheese Escudero at Congressman o Congresswoman Detta Escudero. Layon ng aktibidad na magbigay ng free health service, lalo na sa mga senior citizen at vulnerable sector. Bukod pa dito, ang skills demonstration ng kanilang mga trainers at mga trainees na inihatid naman ng TESDA. Samantala, mga artistang ginawara ng PMPC Award ngayong taon, aba, kilalanin natin mula po kay Morley Alinio. Good morning, Morley! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Sina Alden Richards at Ding Dong Dantes ang itinanghal na Best Actor. Samantalang sina Vilma Santos, Nora Honor at Maricel Soriano naman ang itinanghal na Best Actress kagabi sa katatapos na 40th taon ng PMPC Awards Night na ginawa sa Henry Lee Irvin Theater, Ateneo de Manila. Si Ding Dong ay muling nanalo para sa pelikulang Rewind, habang itong si Alden naman ay para sa pelikulang Five Breaks Up and Romance. Ang pelikulang In His Mother Eyes ang nagbigay Best Actress kay Maricel Soriano, habang piyata naman ang kay Nora Honor. Samantalang When I Met You in Tokyo para kay Vilma Santos.
Hindi nakadalo si Ate B sa nasabing pagtitipon. Bukod sa may sakit daw ito, ay pagod ang naturang star for all season dahil galing ito sa Amerika. Maging si Nora Honor ay hindi rin nagtagal sa venue. Agad itong umalis matapos tanggapin ang kanyang acting award. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. Tiniyak naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa publiko na bubuksan na sa lalong madaling panahon ang Presidential Museum sa Baguio Mansion House. Ayon sa unang ginang oras na buksan sa publiko, ang bagong tourist attraction, makikita rito ang pitong gallery na sumisimbolo sa tagumpay ng mga nakalipas sa Pangulo ng Bansa at maging ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod ba rito ang historical timeline, ilang artifacts, souvenir shop sa museum kung saan pwedeng bumili ng mga souvenir ang mga artista. Artista ang mga turista. Nabatid na matatagpuan ang Baguio Mansion House sa Romulo Drive. Ito po ay sa Baguio City. Dati pagpunta ka ng Baguio, hanggang gate ka lang eh. Doon ka lang pwede magpa-picture-picture eh. Ngayon, pwede ka nang pumasok ha. Target naman ng Department of Agriculture DA na magbukas ng kaniwa store sa lahat ng mga probinsya sa buong bansa bago ang mga pagtatapos ng termino ng Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ang kanyang pangarap sa kada probinsya kung saan maaaring direktang makapagbenta ang mga magsasaka at mga mangingisda sa mga mamimili. Naniniwala si Laurel na sa pamamagitan nito, mas bababa ang kobra ng mga middlemen sa agricultural products na magre-resulta ng mas mababang presyo ng mga bilihin at mataas na kita naman ng mga magsasaka. Sa ngayon, meron pa lamang 1,500 na naitatayong kadiwa store sa iba't ibang bahagi ng buong Pilipinas. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng integridad at professionalismo sa accounting. Sa kanyang pagsasalita sa Philippine Institute of Certified Public Accountants Annual Regulators Forum. Sa nasabing event ng PICPA, iginiit ng senador ang pangangailangan ng suporta ng legislatura upang maipasa ang mga batas na naglalayong maitatag o itatag na ang government office sa ilalim ng Department of Budget and Management. Tinalakay ng senador ang kanyang pagsisikap upang suportahan ang mga accountant ng gobyerno at pausayin pa ang mga pamantayan ng pamamahala ng salapi. Sa nasabing forum, kinilala rin ni Senator Go ang mga kontribusyon ng mga opisyal ng PICPA at ng pahayag ng pasasalamat sa kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang mataas na pamantayan sa accounting profession. Tiniyak din ni Mr. Malasakit ang kanyang patuloy na suporta sa mga inisyatiba ng PICPA at tiniyak na laging bukas ang kanyang tanggapan sa mga concerns ng mga accountants sa buong bansa. Inori naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa makasaysayang batas para masawata ang economic fraud at maprotektahan ang taong bayan sa financial scam. Nilagdaan ng Pangulong Marcos ang Anti-Financial Accounts Scamming Act o APASA o Republic Act 12010 sa isang seremonya sa Malacanang noong Sabado ng umaga. Binigyan din ni Speaker Romualdez na mahalaga ang bagong batas na titiyak sa integridad ng financial system ng bansa upang mailayo ang publiko sa mga nanloloko. Ipigilan ang APASA ang mga financial scam gaya ng money laundering, social engineering schemes at economic sabotage. Nakasaad sa batas ang komprehensibong panuntunan kung paano mapoprotektahan ang mga may-ari ng financial account at pag-ata sa mga financial institution magpatupad ng secure access system, ganyan din ang pagbabayad ng danyos kung mabibigong protektahan ang naturang account. Binibigyang kapangyarihan din ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas na imbisigahan ang mga financial account na sangkot sa manumalyang aktibidad at mag-apply ng cybercrime warrant. Aatupagin naman ni Senator Amy Marcos sa pagbabalik sesyon ng Senado ang mahal na bilihin at mga produktong nakakaapekto sa ating mga mamamayan, lalong-lalo ng produktong petrolyo. Hindi nina mababatas na hindi siya susuko, hanapan ang solusyon ang anya'y hindi na makatarungang sirit presyo ng mga pagkain. Ayon kay Senator Amy, kailangan talaga ng sambayan ng Pilipino ang tulong habang nireremedyohan ang mga problemang ito.
Sinabi pa ng presidential sister na umaasa siyang maglalatag din ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona mamayang hapon ng mga solusyon sa mahal na bilihin, lalo-lalo na sa bigas at iba pang mga agricultural product. Naninindigan si Senator Marcos na hindi solusyon dito ang halos 5 taon na 15% ang tapyas taripa na nakapaloob sa Executive Order No. 62 ng Pangulo. Pinayayaman lamang niya ng Pilipinas ang mga magsasaka sa ibang bansa habang pinapatay naman ito ang kabuhayan ng mga Pilipino farmer. Matatandaan si Senator Marcos din ang numero unong kumokontra sa inipromahang tapyas taripa ng kanyang kapatid dahil na rin sa kaunan ng konsultasyon sa mga tatamaang sektor. Nabiyayaan naman ng food assistance mula sa DSWD Central Luzon ang nasa 163 vendors ng Porac Public Market sa Pampanga. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, tumanggap ng 3,000 piso ang bawat benepisyaryo. Patuloy ang pagtatayo ng bagong gusali at renovation ng palengke na pinontuhan ni Senator Lapid matapos masunog noong Abril ngayong taon. Sa iba pang mga balita, ay teka pala, oo, may report pa pala sa mga probinsya. No, bago pumasok yung iba pang mga reports galing ho sa labas ng ipilan, meron daw po 3 communist terrorist group member sumuko sa pamahalaan dyan po sa Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny. Kung sa loob na sumuko sa pamahalaan sa Bataan, ang 3 CTG membro na communist terrorist group sumuko ang mga ito nitong buwan lamang ng Hulyo sa Bataan PMP at sa militar na isinagawa ang pagsuko sa bayan ng Lamaw Limay at sa bayan ng Urani. Membro ang 2 sa mga ito ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon, AMGL Bataan, at Alyansa ng Magbubukid sa Bataan, Almaba. At ang isa naman ay dating membro ng Lino Blas Command, CPPNPANDF, na kumikilos naman ito sa Bataan, Pampanga at Zambales. Sa kanilang pagsuko at pagbabalik loob sa pamahalaan ay bitbit nila ang kanilang mga gamit na armas tulad ng improvised shotgun na may mga bala at hand grenade na may blasting cap, electric fuse at detonation cord. Ginawa nila ito bilang pagpapakita ng bukatapatan ng pagbibitiw sa kanilang dating kinakaanibang grupo. Samantala, hinimok naman ni PD Colonel Palmer Tria ang iba pang mga miyembro ng CTG na magbalik loob na sa pamahalaan para makapamuhay sila ngayon ng kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito si RH37, Danny Comilang, para sa Disha Rage, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayo nga sa ating makababayan dyan po naman sa Pampanga. Peace and order situation sa lalawigan ng Abra na nanatiling matatag ayon sa Abra PNP. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating makababayan dyan po sa Norte. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Tiniyak ng pamunuan ng Abra PNP na ang peace and order situation sa lalawigan ng Abra ay nananatiling matatag at napapangasiwang mabuti. Sa kabila ito ng mga insidente ng pagsabog ng granada sa Abra na kumalat sa social media, kaugnay ito hinikayat ni Police Colonel Jeremias Uyawon. Probinsya Director ng Abra Provincial Police Office ang publiko na maging mahinahon at mapagmatsyag sa gitna ng mga naturang insidente habang patuloy ang ginagawa nilang malalim na investigasyon. Binalaan naman ng PNP Abra Command Group at staff ang mga nagpapalaki at nagmamanipula sa issue ng hangada ay magtanim ng takot sa publiko. Ipinaparating ng Abra PNP na hanggang ngayon ay wala pang nagre-reklamo sa naturang insidente, kaya naman puspusan ang pagsisikap ng Abra PNP para tiyakin na mananatiling epektibo ang kanilang peacekeeping strategies at pinihimok nila ang publiko na suporta ng kapulisan sa pamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon hinggil sa naturang insidente. Naniniwala ang Abra PNP na ang issue ay nababahiran ng malisyosong hangarin na layong idiskaril. Ang tinututukan na puntirian ng PNP na mabigyan ng seguridad ang mga Abrenyan laban sa kawalan ng batas. Itinutulak ng Abra PNP ang pagiging matibay sa kanilang pangako na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng publiko, kaya kailangan ding makapagtulungan ang taong bayan para makamit ang hangad na katahimikan, kaayusan at maunlad na komunidad. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Romy Joste Aguina. Nagtungo naman si Senator Bongko sa Pampanga upang magkaloob ng tulong sa mga nanay sa bayan ng Makabebe at Masantol. Ang nasaming pagbisita ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon na matulungan ng mga nanay para malampasan ang pang-araw-araw na hamon na kanilang kinakaharap at paghusayin pa ang kalidad ng pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Itinaon ni Senator Go ang kanyang pagtungo sa lalawigan sa paglulunsad ng Gulayan ni Nanay Program. Inisiyatiba ito ni Congresswoman Ana York Bundok na ang layunin ay isulong ang pagkakaroon ng sustainable gardening at healthy living. Sa kanyang mensahe sa may 500 mga nanay, binigyan din ni Senator Go ang kahalagahan ng programa ng pamahalaan upang mabigyan ng job opportunities ang mga Pinay. Mahalaga niya ang nasabing inisiyatiba upang matulungan ang mga nanay na matustusan ang kanilang pamilya sa gitna ng problemang pang-ekonomiya. Ay, kayo ba eh, madalas na magising dahil sa bangungot? Abay, swerte kayo at may nagigising ho kayo habang binabangungot. Maraming binabangungot, hindi na ho nagigising. Ayon sa isang pag-aaral, posibleng early warning ito ng sign ng dementia. Sa 2022 sa study ng Lancet Clinical Medical Journal, lumalabas na malaki ang naibibigay na impormasyon ng ating panaginip ukol sa kasalukuyang kalagayan ng ating brain health. Alo! Dapat talaga inaalagaan na natin ang ating brain, ha? Batay ito sa tatlong malalaking US studies ng health and aging na kinabibilangan na nasa 600 mga partisipansa ang edad 35 hanggang 64 at 2,600 naman na may edad 79 pataas. Lahat sila wala pang demensya sa pagsisimula ng pag-aaral, pero matapos ang ilang taon lumabas na nagkakaroon na ng cognitive decline at mas mataas na risk ng demensya ang mga participants na nakararanas ng madalas na bangungot. Sa middle-aged participants naman, nakararanas ang bangungot kada linggo. 4 beses silang mas prone sa cognitive decline at demensya. Lumabas din na mas malaki ang tsansa ng mga lalaki kumpara sa mga babae na madalas magkaroon ng bangungot. Ba, bakit kaya? Dahil kaya sa katabi nila. Sa ngayon, maaari naman daw na may paggamot ang madalas na bangungot. At nakita rin nagresulta ito sa pagbawas ng abnormal protein na nauugnay sa Alzheimer's disease at pag-improve ng memorya at pag-iisip. Ayan. Pero kung kayo po, umabot dun sa REM level ng inyong tulog, yung stage 4, aba, iba ho yun. Magandang panaginip, hindi po bangungot yun. At para makaabot tayo sa stage 4 ng tulog, nandyan po ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic na nagtataglay ng Lactococcus lactistein plasma. Inaral po ito ng mga Hapon sa napakahabang panahon. Ano ha? Clinical trial po, hindi po kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactistein plasma. Oh, well, lupit, ano ha? Kaya nga, ang ginagawa daw po nitong postbiotic, Ultabayo, pagpasok sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid, dendritic cell, kung kaya't naitataboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Effectively, naapektuhan ho yung, o nadidili nito, yung mga epekto po ng, o pagpasok ho ng demensya. Kasi nare-relax ho tayo, nakakatulog tayo na maayos, ha? Kahit napuyat, pagod at meron kang stress, kinabukasan ang ganda pa rin ang gising mo kasi nakapagpahinga ka. Magandang umaga kay Attorney Cam, ha? Attorney Cam ay dumating na. Ayan, ha? Mabuo programa si Attorney Cam mamaya. Ayan. Ina-activate po nito ang commander ng ating immune system. Ang tawag niyan ay plasmacytoid dendritic cell. Ayan. Kaya para ho magkaroon tayo ng panibagong lakas sa kinabukasan, mag-Ultabayo. Ayan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ha? Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, sa panahon na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, nandyan po ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At ang mahalagang paalala ng Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Ay, congratulations muna. Congratulations sa bagong regional director po ng DPWH. Ang bagong director po ng DPWH sa Region 7. Yan po sa Cebu. Si Danilo Villa Jr. Congratulations ha. Sa ating kaibigan si Danny Villa. Pagbutihin po ninyo RD Danny. Dahil talagang matindi ang pagtitiwala ho sa inyo. Hindi lamang po ng mga ni Secretary Bunuan. Kundi ng lahat ho ng mga stakeholders dyan po sa Cebu. Congratulations kay Danny Villa, bagong regional director ng DPWH dyan sa Region 7. Ay, bago din, may bagong miyembro din ng USM Board of Regents, private sector representative, sina Honorable John Jerry Taray. Ating mayor po ito ng isang bayan dyan po sa North Cotabato. At si Honorable Rene Villarico. Makikita ho naman ninyo, ha? Si Kuya Rene ay miyembro na ho ngayon ng USM Board of Regents. Ayan, ha? At patingin ko na rin yung aking ano, kaibigan, yung aming teacher natin ng high school, si high school, elementary, si Ma'am Dorothy Molino. Ayan, ha? Si Ma'am Dorothy Molino ay nakikinig din ho sa atin dyan po sa Kidapawan City. Dottie, happy viewing. Si Engineer Alan Cabanlong, isa pong cybersecurity expert at dating Assistant Secretary for Cybersecurity and Enabling Technology ng DACT. Kasama na ho natin na siya po ay bahagi din po ng Global Forum for Cybersecurity Experts. Engineer Alan, maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angelo, at sa mga lahat na nakikinig. Okay, nakita natin yung perwisyo ho nangyari nung ano ha, dahil doon sa isang bahagi lamang ng Microsoft. Ang sabi ho ninyo nung weekend, eh hindi siya cyber attack dahil wala naman nag-claim, ano ha. But it could be possible na magamit din ang ganung mga pagkakataon for cyber attack. Opo, pwede po. For example, may nangyaring ganito, yung mga kriminal ay pwedeng gamitin yung chance na to na kunyari sila yung nag-repair ng mga Microsoft Windows na nasira. Hindi natin alam is nag-embed na pala sila ng codes para ma-hack nila eventually yung isang sistema. Kaya mag-ingat po tayo dyan. So pwede yun, ha? Kasi bagay, yung kapatid ko nga, biglang tumawag ng weekend. Sabi niya, teka muna, ba't bigla ako nakatanggap ng notice na nag-loan ako sa isang banko? Eh, hindi, sabi ko, naku, i-off mo muna yan. At malamang na may mga walang hiyang nagbibigay na naman ako ano-anong mga impormasyon, di ba? Oho. Kaya po pinag-iingat po nung CrowdStrike, no, sa Microsoft, yung, for example, may tumawag sa kanila, mm-hmm. Yung mga naapektuhan ng ano ba, nung itong outage na to, ay wag kong mag-entertain ng kahit sino maliban doon po sa kanilang mga official na mga tao. So kasi po pwede pong gamitin ng ano yun, ng kriminal na para sabihin na sila yon, kung mga social engineering, no. Pwede din sabihin na sila yung mag-repair yung pala ay hindi. Pero nakita natin yung vulnerability, ano ha? Ganung di ba nung ano siguro nung change ng dekada from nung ano to 1999, di ba? Pasok ang 2000, dun medyo naging concern tayo dahil yung change ng 99 to 0, di ba? Naging global concern ng IT yun. Ito wala naman ganun, ano, ba't biglang-bigla? Ang nangyari po dito ay yung sa pag-patch, ano? Pag-patch ng CrowdStrike dun sa kanilang Falcon sensor dun sa update ng Microsoft system, no? Sa Windows. So, ang nangyari po dito ay hindi po compatible, kumbaga, yung update dun sa Microsoft Windows. Kaya nagkaroon ng blue screen of death. Kumbaga, nag-blue. Itong CTO nila, ay dati dito yung CEO nila, si George Kurtz, ay dati dito yung CTO ng McAfee, no, in 2010, na nagkaroon din ng ganyang similar na insidente. Yung sa Microsoft XP dati, nag-blue screen of death pa rin. Hindi pala first time to. Hindi first time para sa kanya because he was with McAfee in 2010 na siya ang chief technology officer, no? Na nagkaroon din ng ganitong similar na tech debacle, no? So, ang pangalawa yung ngayon, yung
pinakamalaki daw sa history, no? Eh, bakit? Yung CrowdStrike na update, no? Oh, eh, kung nangyari na ito noon, bakit hindi nila na-foresee? Sa tingin ko ay, ano po yan eh, sa patch po, ay baka itong, ano, itong CrowdStrike, hindi ko nila na maiging na-test, ano, sa platform ng iba't ibang platform bago nila dineploy. Kasi may rules po yan sa any software development na kailangan ho nating i-testing, no, sa anumang platform, iba't ibang platform, at medyo po tagal-tagal natin pag-testing. Meron pong oras yan na nakalagay pong ilang oras para ma-determine kung ito ba ay gumagana or nagkakaroon ba ito ng mga ganyang pangyayari. So kaya siguro itong kumpanya na to ay kailangan pagtingin nila yung kanilang quality assurance, kumbaga. Ganun? Nag-trial sila? Nag-trial sila on the spot? Just make it. Eh, paano na lang kung halimbawa yung mga eroplanong lumilipad, bigla na wala ng komunikasyon pagkatapos. Ang dami nun, ha? Diba? Grounded, o. Kaya ako po, na-stranded ako. Na-stranded ka rin? Na-cancel yung flight ko ng Philippine Airlines, ano? Noong Saturday, o. So, kahapon lang ako nakalipad to Manila. Wow. Okay. Anyway, so ang sinasabi natin, this can happen again. Sana naman wag na, no, ha, on that global scale. Eh, pagka ganyan ho mga insidente, siguro pinakamaganda at malalaman ho man nun yun, hindi naman biglaan, ano, ha. Eh, wag na munang, ano, para wag nyo na munang i-click, wag nyo yung open muna, mag-off na muna kayo website, ano, nang siya ngayon hindi kayo madali. Yung update po kasi nito ay pinupush po ito doon sa mga kliyente na ng CrowdStrike at Microsoft. No? So, sino man na may subscription dito ay talagang na-update. So siguro, kailangan magkaroon ng bagong strategiya itong mga cybersecurity companies para hindi naman maapektuhan ng todo-todo. Kasi ang Linux at Mac hindi naman naapektuhan. At saka ang China, ala rin. Sabi nga, Great Firewall of China. Wala, hindi rin naapektuhan. Hindi rin naapektuhan. Sige. Attorney, engineer, maraming salamat po sa... Eh, teka nga pala. Yung mga kumpanya, in cases like that, sinong papailan nila ng damages kung sakali? Ay, di yung CrowdStrike kasi sila yung nag-push ng patch. Okay. So pwede sila lang pag... Malaki pong damage yan, no? Ang laking damage. But, dami lang hunong ng perwisyo ng mga airline. Hindi lang airline, pati banking system. Pati health. Diba? Alas lahat to. Yung may gamit ng Microsoft, Windows, Azure. Wala naman so far na pabalita na nadisgrasya o biglang naputulan ang linya ng lifeline. Diba? Habang O wala lang tayong nabalitaan. Buti naman po at wala. Engineer, maraming salamat. Thank you. Ingat po kayo. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Engineer Alan Camanlong, isa pong cybersecurity expert. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pero yung aloko sa atin ng West Chester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Ano ha? Tuloy ho yan. Para sa kanilang mga proyekto, dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at saka sa Mira. Ang gagawin lamang po ninyo, makipag-ugnayan po sa 0996-515-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan within 7 days. Ha? Week lamang ho, yung tinihintay, pwede ka nang maglipat bahay agad. Kaya napakagandang investment opportunity dahil nasa loob po ng township, ang city hall, ang department store, eskwelahan, simbahan, palengke, at marami pang iba. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Sabi nga po ni Ginoong ni Secretary Acosar, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, aba, may chance pa ho kayo manalo ng 3-4-2 sa anumang Asian destination kung saan tatama ang inyong lucky dart. Kaya ano pang ginagawa ho ninyo? Practice muna bago ho magtungo sa Severo Mabalacan, Severo Bacolor at Chamira para po sa inyong tripping. Ayan, ha?
ay napakagandang investment opportunity nito dahil napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, hinimok naman ng National Federation of Hog Raisers Incorporated o NATPED ang pamahalaan ay striktong ipatupad ang biosecurity measures laban sa African Swine Fever o ASF. Kaso na dito ng panibagong outbreak na naman sa Vietnam. Ayon sa NATPED Vice Chair na si Alfred Nang, dapat maghigpit ang gobyerno sa border inspection sites para maging maiging ma-inspeksyon ang lahat ng mga refrigerated containers na papasok sa bansa sa pamamagitan po ng international ports. Sinabi pa ni Nang, dahil sa nasabing outbreak, nakakatakot ngayon ang mga hog raisers na gumamit din ng bakuna na manggagaling sa Vietnam. Una nang sinabi ng spokesperson ng Department of Agriculture, tuloy pa rin ang pagbabakuna ng mga ASF vaccines galing sa Vietnam sa kabila ng outbreak ng nasabing sakit sa Vietnam kung saan nanggaling ang ating imamastrayal na bakuna. Ay, susme. Ang problema ho kasi, yung mga lokal na office ho, yung regional office, provincial office po ng DA, halimbawa, experience ho namin sa Mindanao, ano ha? Pinit na dinadowngrade. Ano to? Ayaw niyo magbigay ng ayuda sa mga magsasakang apektado? O itinatagin ninyo para masabing ginagawa ninyo ang trabaho? Yung obligasyon na dapat ninyong atupagin, di ba? Dinadownplay nilang pilit eh. Di ba? Naintindihan ko, baka nga naman alang pang-ayuda sa ating mga magsasaka. Kaya lang, huwag natin i-downplay ang sabi ng huli nating mga kausap. Hindi, control na yung problema ng ASF dyan po sa Mindanao. Katunayan, dalawang barangay lang apektado. Anong dalawang barangay? Sarap dagukan ng gunggong na yun eh. Anong dalawang barangay? Halos lahat ng mga lugar apektado na ho ngayon ng ASF dyan po sa North Cotabato dahil nga sa dinada... Alam ho ninyo, pagka ganito kasing walang suportang natatanggap ang mga magsasaka, ang mga magbababoy in particular, di ba? Itatago nila yung problema. O kaya nung umulan, nung bumaha, yung namatay nilang mga baboy, pinaalod sa ilog. O di lalong kumalat yung sakit. Di ba? Ay, paano mo? Sus, may ginoo. Ngayon, pagka bumili ka ho, doon magpakatay ka ng baboy. May barangay clearance, mayroong clearance galing sa, may local vet. Pagkatapos, ang daming clearances, maniwala ko kayo, magpapakatay. Tapos pagdating pa doon sa slaughterhouse, di ba? Kasi hindi ka pwedeng magpakatay sa backyard eh. Kinakailan sa slaughterhouse. Naku, tumaas din ho ang singil. Magkano? Nasa mga 800 plus ngayon ang singil. Per baboy, magpapakatay ka. Ganun ho kalupit, ano ha? Ay, magpapakatay ka palang, lugi ka na. Maganda umaga, Pilipinas! Sa Makapi 3 years ago. Okay. Hindi ko masyadong kabisado yan. Nagkasundo ng Pilipinas at China sa isang provisional arrangement. Kaugnay ng rotation and resupply mission para sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal. Kinumpirma ito ng Department of Foreign Affairs matapos ang serye ng konsultasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ginanap na 9th Bilateral Consultation Mechanism on South China Sea sa Maynila nitong July 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na kinikilala ng magkabilang panig ang pangangailangan na pahupain ang tensyon sa South China Sea at napet na maisaayos ang sigalot. Sangayon din ng Pilipinas at China na ang kasunduan ay hindi makakasira sa posisyon ng bawat isa sa South China Sea. Lumagda rin ang dalawang panig ng kasunduan kung saan magkakaroon ng emergency hotline ang Pangulo at mga opisyal ng TFA at Foreign Ministry ng China upang kaagad na pag-usapan ang posibleng mga mangyayaring insidente sa pagitan ng dalawang bansa. Oplan sita maagang inilatag sa Batansan San Mateo Bridge ngayong araw. Dahil po sa SONA, detalye na balita mula kay Ignel Parosa, RH52. Ignel, good morning. Magandang umaga, Kuyang Angel. Mahigpit na ang seguridad papasok dito sa Batasang Pabansa Complex. Ngayong araw ng ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mula doon sa border ng Rizal, particular sa Batasan San Mateo Bridge. Maaga nang nakalatag itong Oplan Sita ng Quezon City Police District. Pero matatandaan o makikita sa ating mga videos na pinadadaan pa rin yung mga sasakyan gaya ng pampaserong jeepney papasok dito sa kahabaan ng IDT Batasang Road. Maging mga galing sa Bagong Silangan hanggang sa tapat ng DSWD dito sa harap ng House of Representatives. Napatid na isasara ng Metropolitan Manila Development Authority itong IDP Road. Pero
batay sa kanilang anunsyo ay mamaya pa itong alas 8 ng umaga, kaya marami pa rin ang mga sasakyan dito kahit yung mga tricycle. Maikit na rin po yung Angel na ipinatutupad ang seguridad sa mismong kamera. Narito tayo ngayon sa tapat ng North Gate ng house kung saan kaiba sa nagdaang taon, hindi basta-basta makapapasok sa loob yung mga isang individual kahit pa may karpas, halimbawa yung kanyang mobil. Ang sitwasyon dito, pinapababa yung tauhan ng media kung sino man mula doon sa kanyang sasakyan na may karpas para dumaan sa separate screening o maglakad by foot. Tapos saka na lamang siya abangan ng kanyang sasakyan na may karpas doon sa likod ng gate at saka isang sakay papasok doon sa loob para sa drop-off. Ganito yung sistema ngayon kaiba sa nagdaang taon kung saan kapag mayroon kang ID o karpas at isa kang authorized individual ay dire-diretso ka sa mga gate na ito ng House of Representatives. So yun ang sitwasyon ko yung Angel dito sa bahaging ito ng Quezon City mula roon sa border sa Rizal para pa rin ngayong ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At kung kayo po may mga lakad ngayong araw na ito, pupunta man kayo ng Sono, hindi, magmauna ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede natin pagpilian. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Ano, ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik na Family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong Family Wrapping Compound Improvement Cologne, yun po yung mabango ng isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! And ito pong nakaraang mga araw, naging mainit po ang mga mambabatas natin, mga senador, mga kongresista, at maging ang publiko dito po sa anunsyo ng PhilHealth na 90 billion pesos na unused funds nila isa sa uli ho sa gobyerno, sa kaban sa national government. Ano ho? Natatandaan po ninyo, pagpasok ho ng 2024, nagpatupad po ng increase sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth para nga daw po madagdagan ang pondo. So ang tanong ng iba, which is which? Talaga bang kapos ng pondo? Eh kung kapos ng pondo, ba't may 90 billion na unused funds? Kasama natin si ang acting vice president ng Corporate Affairs Group ng PhilHealth, si Ray Balena. Sir Ray, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kong Angel at syempre sa lahat po ng inyong mga sumusubaybay. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Unang tanong siguro natin, ang PhilHealth ay GOCC o hindi? Tama po, kong Angel. Tayo po isang government-owned and controlled corporation. Ayan, oo. Pero ang pondo ho ninyo ay nanggagaling sa kontribusyon ng taong bayan. Tama po, no? Yung malaking bahagi ng ating pondo, galing yan sa mga binabayad natin, ng mga empleyado, ng mga employer, no? At malaking bahagi din naman po nanggagaling sa national government subsidy po. Ilang porsyento ang nanggagaling sa government subsidy? Well, ang atin pong natatanggap siguro sa nakaraang dalawa, tatlong taon kong Angel ay on average, no, ang nakatakda sa General Appropriations Act, yung budget law ay 80 billion. 80 billion. Para na yan sa mga senior citizens, sa mga persons with disabilities, sa mga mahihirap at marami pa po. 80 billion represents how many percent ng total funding ho ng PhilHealth? Siguro kung hindi po ako nagkakamali, yan ay mga bandang 35% to 40%. No? Maaaring hindi po accurate yan, Sir Angel, pero kasi po yung ating indirect contributors, malaking bahagi yan ng ating populasyon. Oo. So ang ibig sabihin, mas malaking porsyento talaga ng gagaling sa kaba ng bayan. Kaya lang, parang SSS, GSIS na contributor din ho ay taong bayan, ay ang mga miyembro, sila din po ay GOCC. Oo, sa pagkakaalam ko po, mga GOCC din po sila. Ayan, okay. So, saan ang galing yung 90 billion? Yung 90 billion po, ayon po sa pahayag at computation po ng Department of Finance, ay ito po ay mga excess funds, no? Mula po doon sa national government subsidy na ipinagkaloob po sa amin ng pamahalaan.
Ito po ay para sa subsidy, para sa kontribusyon ng mga senior citizens at mga mahihirap nating kababayan at mga iba pa. Ang tawag po sa kanila, indirect contributors. Uh-huh. So doon po sa pinag-uusapang bahagi ng pondo na ililipat sa national government, wala pong kasama doon na kontribusyon ng mga paying members sa Kong Angel, yung mga binabayad ng employer, ng empleyado, ng mga OFW sa iba pa. Bakit ito merong 90 billion na surplus? Ba't hindi nagamit? Well, kasi maraming dahilan yan, no, Kong Angel, no. Pangunahin, ang yung naging epekto sa atin ng pandemya, hindi natin ganoon napagtaunan yung atin pong pagpapabuti ng benefits sapagkat ang naging pagtuon po natin ay doon sa pagpapabuti ng ating COVID response. So maraming dahilan po yan bukod pa sa talagang mahaba po, no, yung proseso ng pag-develop at pag-enhance, no, ng mga benepisyo. Hindi so, po pwedeng yung po ilan lang sa mga dahilan. Hindi po pwede siyang i-retain para doon sa iba pang mga benepisyo ng mga miyembro. Well, syempre pwede po, no. Lamang ay kailangan po kasi natin na mag-comply o sumunod po, no, sa direktiba, sa provision po ng General Appropriations Act of 2024 at na pinapatupad sa bisa ng isang DOF circular po. So, yan naman po yung ating pagbabalik ng bahagi lamang ng pondo po, no, na galing sa pamahalaan. Ito po ay pagsunod natin, pagtalima po natin sa batas. Okay. Kung pagtalima sa batas, eh bakit ngayon ang Kongreso, mga kongresista natin, ilang senador, mismo si Senate President Chis Escudero, eh gustong maimbestigahan ito. Eh, sila nagpapasa ng batas, silang nagpapasa ng General Appropriations Act. Ba't ngayon, para bang sasabihin nila, napakasama nitong PhilHealth. Diba? Nagtaas-taas kayo ng singil pagkatapos, may 90 billion pala kayo. Diba? So, hindi natin maintindihan. Sino ba? May dapat ba bang imbestigan? Sila nagpasa ng batas eh. Diba? Well, yan po ay pinapabahala natin sa katalinuhan o wisdom ng Kongreso sapagkat sa nasa kanila pong mga kamay at kapangyarihan, Kong Angel, yun pong pagre-review ng batas. So, pinapabahala po natin sa kanila yan. Nabanggit po ninyo yung maging yung pagpasa doon sa Universal Healthcare Law kung saan nandun din nakatakda na yung contribution rate taon-taon na dapat ipatupad ng PhilHealth, naroon din po yun. Pero yan din po ay nire-revisa rin po, no, sa Kongreso. Kung matatandaan natin, maraming mga panukalang batas, no, na para amyandahan yung UHC law kasi nga nakita din nila yung naging effect, no, nung ipinasa na may contribution schedule tayong pinapatupad. Sa bahagi naman ng PhilHealth, wala sa kapangyarihan nating hindi po yan ipatupad. Talagang yan ay atin pong dapat ipatupad kasi yan pong nasa batas. Okay. So yung pagsasauli, nasa kamay ngayon ni Secretary Recto. Sabihin niya, PhilHealth, kasi marami pa pala kayong obligasyon na dapat na matugunan. Ang dami-daming mga Pilipino, sira ang ngipin, di ba? And dental care, di ba kasama sa mga benepisyo ng PhilHealth? Well, pagka meron po tayong operasyon, no, na kailangan isagawa sa ating ngipin, sa ating gilagid, yan po ay covered. Pero sa ngayon ay hindi pa ho covered yun pong halimbawa bunot tsaka yung pasta. Yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan natin yung panukala ni Senator Tulfo na ito po ay isama sa atin pong benefit packages. Tsaka yung ano... Kasama ba yung pagsiguro na nakaka-access ang mga buntis sa proper nutrition? Ay, opo, no? Opo, natatandaan ko po yan. May maganda kayong programa tungkol dyan ng, sa mga nakaraang taon, ano? Sa buntis po, tayo po ay merong magandang programa, no? Yung pong tinatawag nating maternity care package. Kung saan, Kong Angel, magmula pa lamang sa prenatal, yung mga check-up, binabayaran niya ng PhilHealth, no? Yung pong... actual na panganganak hanggang sa postnatal care, inaalagaan natin yung mga kababayan nating nagbuntis at nanganak. Mm-hmm. So, yan, meron tayong magandang programa dyan at talagang yan ay maaaring ma-avail sa mga maternity care clinics at hindi na po sa mga tertiary hospitals. Ayun. So, ibig lang sabihin nito, Ray, kung kayong tatanungin, may mapaglalaanan pa sana ng pondo, itong 90 billion na ito, kaya lang, you have to comply with the circular ng Department of Finance.
Opo, no, sapagkat ang PhilHealth ngayon na ay nasa matinding pag-i-enhance ng mga benefit packages ko, mm-hmm. Angel. At mm-hmm. talagang, oho, talagang lahat ng bawat piso ay i-maximize natin. Magmula nung nakaraang taon, nung nag-normalize na yung situation sa bansa, sinimula na ho natin na, sabi nga natin, rumatsyada na tayo sa pagpapabuti ng mga benefit packages. Merong idirektiba ang board sa amin, kong Angel, na talagang dapat, merong isang mahabang listahan po yan ng mga benefits na dapat pong i-enhance. Sinimula natin last year, ngayong taon at hahanggayan in the next few years. No? So, kung tutuusin, yan ay atin ang magagamit. Pero po, yan naman pong bahagi na yan ay ayon sa computation ng Department of Finance, yan ay excess na kailangan pong isoli batay po no sa sinasaad sa batas. Pero ngayon po ang PhilHealth, umasa po mga kababayan natin na talaga pong i-maximize natin itong ating benepisyo para po i-enhance yung ating benefits. Ray, maraming salamat for that explanation and for joining us this morning. Magandang umaga. Thank you. Maraming salamat, Kong Angel. Mabuhay po kayo. Si Ginoong Ray Balena, ang acting Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Maganda umaga, Pilipinas! O, isama na ninyo sa wishlist ng Pangulo sa kanyang zona. Sabihin sana sa mamaya ng Pangulo na, Secretary Recto, isauli mo na yun. Exempt mo ang PhilHealth doon sa pinasasauling mga unused funds. Ha? 90 billion din yan. Pakikinabangan ng mas marami nating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ang dami ho nangangailangan ng ayuda, lalong-lalo na sa mga probinsya, sa mga liblib na mga lugar. Pagkatapos, ibabalik mo 90 billion. Ano ba naman yan? Diyos kong buhay ito. Ay, susme. Anyway, mabuti pa itong mga magsasakadyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa dulong po ni Dr. Hellington, nadagdagan po ang income. Dahil po yung mga magagandang planting material ang kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad ng cacao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Gawang local pero taste and looks global dahil tinulungan po yan ng DOST at saka ng Department of Trade and Industry. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng mga raw materials na ginamit din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Kaya kung kayo po'y pauwi ng Pilipinas, ha, huwag na ho kayong magmaon ng imported na tsokolate. Gawang local ang tangerine chocolate. Pero ito po ay talagang panglasa. Ha? At appearance pa lamang, panglaban na po sa mga global brands. Ha? Tangerine chocolate, ha? Produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Bagyong Karina, nasaan ka na? Alamin natin mula kay Obet Badrina ng Pag-asa. Ka-Obet, good morning! Good morning po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. At heto na nga, si Bagyong Karina, no, siya ay huling namataan. Nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa lalawigan ng Cagayan. Siya po ay isang severe tropical storm category na bagyo at ng kanyang lakas ay nasa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na sa 125 kilometers per hour. Kumikilos pa hilagang kanluran na mabagal po itong bagyong si Karina. Pero in-expect natin na bibilis nito sa mga susunod na araw habang ito ay patungo sa may area ng northern part ng Taiwan. Dahil sa bagyong Karina, nakataas ang signal number 1, particular na sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, particular na itong mga bayan ng Santa Ana, Gataran, Bag-aw, Peña Blanca, Lalo at Gonzaga, kasama din yung mga bayan sa Isabela, yung Divilacan, Palanan at Makunakon. Sa mga lugar po na kung saan nakataas ang ating babala, no, ang tropical cyclone wind signal number 1, posibleng mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan na nadulot po nitong bagyong ito. Samantala, bagamat walang direktang epekto sa iba pang bahagi ng bansa, ang bagyong Karina, dulot ng habagat na palalakasin ng bagyong Karina, magiging maulan po sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas, lalo na yung western section ng Visayas at Luzon, kasama yung western section ng Mindanao, mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, posible po hanggang Miyerkules o Huwebes, maulan po sa malaking bahagi ng western section ng bansa. Dulot ng habagat. Dahil dito, nagpapaalala tayo sa mga kinaukulan, lalo na sa mga kababayan natin, ng iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Nakikita natin malaking tsansa ng maulan na panahon, particular na dito sa area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, kasama ang Kamaynilaan. Ilang bahagi ng Central Luzon, gayon din yung Calabarzon, Mimaropa, at Western Visayas. So ito po ay direktang talagang maapektuhan ng habagat
Muli po, no, yung mga ulan na mararanasan sa may area sa western section ng bansa, hindi po yan ulan na dala ni Karina, pero yung pagpapalakas sa hanging habagat. At dahil nga mananatili si Karina dito hanggang Miyerkules o Huwebes, patuloy-tuloy yung ulan na mararanasan natin. Sir Angel? Maraming salamat ka, Obet. At ang sabi mo, posible pang lumakas, ano ha? Opo, posible pang lumakas. Magla-landfall ba? Hindi po sa Pilipinas, malaki yung chance either mag-landfall muna ito sa Taiwan. Base sa track natin, hindi pa naman. Pero base po sa mga datos, posible itong magbago pa ng direction at posibleng maapektuhan po or mag-landfall sa northern part ng Taiwan. And then afterwards, pupunta naman ito sa may area naman ng China. Okay, sige. Walang tulugan na naman ang mga tagapag-asa. Mag-vitamin C kayo, ha? Maraming salamat po. Ingat po. Maganda umaga. Si Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku, ilang araw na pong inuulan at binabaha. Maraming panigun ang kampuluan. Ano? Kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin gawin. Ano, ha? Pero dyan po sa Marikina, matagal na pong bumabaha. Hindi ho ng tubig baha, kundi ng pera. Lupit, ano ha? Tindi pala ng bakbakan dyan. Yung isang si Bagyong Q, ha? Aba, pagka nagpapatawag daw ng pulong, eh, ang hatag, 2,000. Ayaw na mapatalo ni Bagyong M. Hatag din. Kaya kahit mga taga-Pasig, dumadayo sa Marikina. Dahil mabigat ng bigayan. Ano? Talaga nag-uumpisa ng politika. Ay, sus me. Dito naman sa Maynila, maganda. Kasi nga, nagpahiwatig na si Mayor Isko na kumukhang babalik siya. Kasi nga naman, ang ganda ng slogan ni Hani Lacuna. Ang basurang itinapo ni Isko, ibinalik ni Lacuna. Pero hindi lang naman dalawa sila eh. May iba pang mga contenders na maglalaban dyan, eh, di ba? Nakatakdan din daw na lumaban. Ano ha? Si Ma'am Naida Angping, ha? Isa din sa mga ini-endorso. At saka si Alex Lopez. Ayan, ha? So sila yung mga inaasahang magbabakbakan dyan sa Maynila. Pero kung ako naman kay Mayor Hani, Mayor Hani, halatang-halata naman kasi talagang naging ang dumi ng Maynila nung kayong naupo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30. This time, basyon kasama si Kuya Angelo Balmones. Maganda umaga, Pilipinas! 11,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ang item na hinahanap natin ay parehong bahagi po ng bisikleta, ng bitek. Bitikleta, ayan ha. Ang gagawin lamang ho ninyo, alamin nyo kung ano yan ha. Basta yan ang ginagawa ho bago sumakyay ng bisikleta. Pagkatapos nyo mag-bisikleta, papawisan ka, mag-shield bath soap ka, mag-shower ka. Ayan ha, gamit ang shield bath soap. Ang inyo pong masagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext. Empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan po ito po kayo po ay merong shearer badge. Ayan, ha? Sige, 11,000. Pagka napanalunan nyo yan, ha? Ano ba kahit na magmahal ang presyo ng mga bilihin. Mga mamimili, mga tindero, hindi umaasang bababa pa sa 20 pesos ang bigas. Solusyon sa mahal na bilihin, inaasahan na ilalatag ng Pangulong BBM ngayon sa SONA. Nag-iikot sa mga palengke, ang RH15 si Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Halos 3 taon simula ng maupot sa gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos, nananatiling mahal ang bigas sa mga lokal na pamilyan. Sa kabila yan ang pangako ng Pangulo na bababa sa 20 pesos ang kada kilo ng pangunahing butil at nananatili lang ding limitado sa ilang sektor ang 29 rice program. Dito sa Libertad Public Market, 50 pesos ang pinakamurang bigas, nagmura na raw yan mula sa 52 pesos kada kilo kahapon. Ang isang sako niya ang mabibili sa 1,100 pesos mula sa dating 1,200 pesos. Nananatili naman sa 64 pesos kada kilo ang pinakamahal na bigas dito sa pamilihan. Sabi ni Tatay Umpong, ay ari ng bigasan, malabo na ang pangako ni Pangulong Marcos na bababa pa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Lahat po kasi ng mga bilihin nagmamahalan ngayon na siya namang inaarayan ng todo ng mga ordinaryong mamimili. Sa panayam naman natin sa mga consumers, umaasa sila na maglalatag si Pangulong Marcos ng mga solusyon para mapababa ang presyo ng mga
pangunahing bilihin, lalo ng pangunahing butil. Pakinggan natin ang aking mga panayama. Ano pong, sa tingin niyo po ba may pag-asa pa yung sinasabi ng Pangulo na bababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas o malabo na? Malabo na yun. Bakit po malabo na? Tataasan lahat ng price naman yun. Bababa doon ng 30. Oo. Ewan ko, totoo yun. Yung 20, wala na. Malabo na yung 20. Sabi niya po, mahal ang mga bibilihin. Oo, oh, mahal ang mga bilihin. Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo natin? Ibaba ng mga ano sa gulay. Ibaba ng mga presyo sa mga gulay. Nakamatis. Hanggang ngayon po? Hindi, hanggang ngayon. Mahal po ang bigas ngayon. Pero umaasa pa rin kayo na bababa ng 20 pesos? Hindi na po ako umaasa. Hindi na? Opo. Nawag na political move ni Danilo Fausto ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ang timing ng programang inilunsad lang ilang linggo bago ang ikatlong sona ni Pangulong Marcos. Nagbibigay lamang din naman ito ng false hope sa ating mga kababayan dahil hindi kayang masustain ang programa sa pangmatagalang panahon. Para sa Sona 2024, ito si Giselle Ricaport, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricaport. Nakipagdialogo naman si Senator Amy Marcos sa ABC President at SK Federation President ng Tarlac. Patuloy na ilalam ni Senator Amy ang pulso ng mga ito sa panukalang palawigin ng 6 na taon ng termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 3 taon. Ayon kay Senator Marcos, mahalaga para sa kanya ang kalidad ng serbisyong ibinibigay ng mga barangay. Kaya naman naniniwala niya siyang makatutulong ang pagpapahaba ng termino sa implementasyon ng mga programa at pagpapabuti ng serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Matapos naman ang dialogo, dumalo rin si Senator Marcos sa Independent Baptist Mission for Asians Grand Celebration Rally bilang guest of honor at speaker. Early dismissal sa trabaho ng mga kawanin ng QCLGU ngayong araw, ipatutupad. Detalye mula kay Mal Gonzalez sa Rich by Mal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Hanggang mamayang alas 12 lamang ng tanghali, ang mga tangkapan ng Quezon o sa Quezon City Hall ngayong araw ng Lunes. Ito'y dahil pa rin sa isasagawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa memorandum na pirmado ni City Mayor Joe Belmonte, mananatili namang may pasok ang mga essential services gaya ng law enforcement, traffic management, fire protection, health, at disaster response and management. Inikayat din ni Belmonte mga empleyado ng City Hall at mga tagalungsod Quezon na pakinggan ang mahalagang talumpati ng Pangulo ng Bansa. Mula rito sa Quezon City na kanina lamang ay nakaranas, Kuya Angel, ng bahagyang pag-ulan, particular na sa bahagi ng Kamuning at Karatig na lugar na sinamahan pa ng pagkulog at pagkidlat. Para sa Sona 2024, ako naman, Val Gonzalez, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Pwersa naman ng NPD na kasama sa CMD at RSSF contingent. Yung reserve force, ano ha? Para sa Sona 2024, naka-alerto sa may Kamanaba area. Detalye mula kay Edwin Duque, RH 23. Edwin. Tama, maimbunta ka, Quinjel, at kagabi pa lamang, kagayang oras na ito ay nakalerto ang lahat ng mga tauhan ng Northern Plus District kung saan ay kagabi pa lamang ay nagkaroon na ng mga inspeksyon at accounting sa mga personnel na ilalagay bilang CTF at RCFF para sa Sona 2024. Sa Valenzuela pa lang ay pinalahanan ni Police Colonel Dixon Cayaban ang mga tauhan ng Valenzuela sa upang sa pinagtibay ng si CNP o CBNP upang sumunod sa mga tamang bihis sa panahon ng kanilang deployment ngayong araw. Ito'y upang sumunod sa pagbabawal sa pagkabit ng mga cellphone sa panahon ng tungkulit upang sundin ang karapatang pantao o karapatang pantao sa lahat ng mga oras, lalo na yung pupunta sa rally. Bagamat maulan, Kuya Angel, dito sa bagay ng Kamanaba ay handa na yung mga tauhan ng PNP, Northern Police District, para sa gagawing seguridad sa araw na Sona, sa araw na ito. Para sa Sona 2024, ako si Edwin Duque, nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edwin. Maganda.
Maganda umaga, Pilipinas. Ganda ng ngiti ng mga taga Kinapawan at saka mga taga ano, mga taga North Cotabato, ano, mga taga Davao, mga taga Iloilo, ayan ha, at mga suki nating katikusugbaybay. Dahil ba yan sa sona o dahil magandang gising nyo dahil kayo naka-Ultabayo? Ang Ultabayo, pwede ho ninyo i-take anytime ha. O, pero pinakamaganda, dalawang kapsula bago humatulog. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactis strains plasma. Inaral po ito na madalubasa diyan po sa Japan, dumaan po sa mahabang clinical trial para mapatunayan ang bisa po nito. At ang bawat kapsula ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactis strain plasma. Ha? Hindi ho yan kwento ko, chero. Dumaan ho yan sa clinical trial. Ano? Kaya pagpasok po ng postbiotic o ng Ultabayo sa ating katawan, ina-activate ang commander ng ating immune system at itinataboy yung pong mga toxin sa ating katawan. Kaya habang natutulog tayo, gumagana naman ang brain, ang ating immune system, itinataboy po yung mga pumasok ng mga mikrobyo, mga masasamang mga bahagi sa ating katawan. Ano? Kasama yung mga bangungot, yung mga masamang panaginip. Kaya habang natutulog tayo, magandang ating dream. Kinabukasan, magandang gising natin. Pagharap mo ng salamin, uy, ang cute mo ngayon. Ay, iba na. Sasabihin naman ng salamin, dati na. Para ho sa lahat ng mga senior citizen, lalong-lalo na ha. Para magkaroon tayo, ma-achieve natin ang magandang tulog, makapagpahinga tayo, may malabanan natin ang stress at puyat, mag-Ultabayo. Available po yan sa Lazada at Shopee. Higarodohin lamang na galing po yan sa Teoxys Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga tanong, po pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580 at nakastandby po ang mga medical experts para sagutin ang inyong mga concerns. Available sa Mercury Drug, Amesco Drug, PassMed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho, matindi ang puyat ang problema natin sa puyat, pagod at stress, ang ating panangga, ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, registrado sa Food and Drug Administration at ito po'y halal certified. Mahalagang palala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 45 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas po ang alas 5 na umaga. Oy, ilang araw na lang ha, maglulunsad na po ang St. Monique Malayne, ang kanila pong mga units dyan po sa Barangay Pantok sa Binangonan, Rizal. 0917-719-7908. Dyan po kayo mag-text ng inyo pong mga reservation. July 27 po ang ground launching ng St. Monique Malayne dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ha? Baka ganda ho nito dahil paglabas ho ninyo ng bahay, pagbukas mo pala ng bintana, nature na kaagad ang sasalubong sa inyo. Ano, ah? Oh, napakagandang programa po, proyekto ho nito ng St. Monique Ballet dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ayan. Pwede ho itong ilon sa pag-ibig. Kaya para ho doon sa mga interesado na magpa-reserve ngayon pa lamang, mag-text na kayo sa 0917-719-7908. Ang kagandahan ho nito, lahat ng bibili. Ha? Kasi medyo may kataasan yan. Meron na kaagad bagong e-bike. July 27, ang launching ng St. Monique Ballet. Maganda umaga, Pilipinas! Mamaya, huwag kalimutan, alas 3 dito po sa DZRH at sa radio natin, FM Nationwide at sa ating mga action radio station, ang SONA ng Pangulo. Ayan, ha? SONA, hindi sana. Ay, pambira kayo. Sabi ng isang kaibigan natin dyan sa Bulacan, ang ganda ng barong mo ngayon. Ah, oh, ako'y pagmamalaki ko, authentic talaga ito. Ha? Pinyaw husi ito, oh. Dami pang mga himulmul. Oh. Ay, teka, uy. Pag tinanggal ko, ay baka matastas. baka matastas. Ba't ganito ba ito? Ang daming parang buhok-buhok. Ha? Hindi, ganun pagka-authentic. Pagka walang mga ganun-ganun, made in China yan. No? Ito talagang gawa ito. Hobby ito dyan po sa Aklan. Ha? Okay. Di ba? Ganda ng pagkakagawa. Oo. Huwag nyo lang tingnan yung likod dahil may siper eh. GV, oh? Jerry, oh. Jerry, huwag kang tatalikod, ha? Mahalata, makikita yung siper sa likod, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga Melbourne, Australia, Down Under, sa mga taga New Zealand, at sa mga suki ho natin dyan sa Scotland. Kumusta na po kayo, ha? Sa mga Pilipino dyan. Sa lahat ho ng mga mandaragat sa ating mga seamen. Sa mga seafarers pala, seamen. Sa mga seafarers ho natin, ha? Maganda umaga ho sa inyo. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo. Sa lahat ng ating OFW, thank you, thank you, thank you. Tumatatag po ang ating dolyar laban sa piso dahil po sa inyong mga sakripisyo, ha?
Naglabas na ng listahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang mga palatandaan ng isang ilegal na Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo Hub sa bansa. Linaw naman yan na may permiso lang dito lang sa Metro Manila at saka yung dito sa May Cavite. Ano ha? Outside dyan, wala na daw mga permita. Kasama ito na isinagawang pagpupulong ng law enforcement agencies, mga local government units sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon ukol sa mahakbang upang puksain ang mga ilegal na Pogo. Kabilang sa mga palatandaan ayon sa PAGCOR ay ang sumusunod. May matataas na pader at barbed wire. Parang bahay lang ng mga politiko, di ba? Ang tataas ng mga pader na may barbed wire. Mahigpit ang seguridad sa tamakmak ang CCTV camera. Kulang sa emergency exit. Maraming nakatira sa bawat palapag o gusali. Tanging sa gate namang tumatanggap ng food delivery. Maraming foreign nationals. Labas-pasok ang mga malalaking tinted van at sasakyan. May mga posters at social media job hirings. Kasabay nito, inatasan ng DILG ang mga local government units na magkasan ng regular na inspeksyon. Suspindihin ang bawat lisensya ng mga Pogo Hub na matutuklasang may mga paglabag. Ayan, ha? Oo. Karamihan nga po dyan, kung talaga nag-ooperate na walang permit, edi illegal. Edi pwede nang ipasara ka agad. Kaya lang, habang dumarating ho yung magmapasara, tumatakbo na ka agad si Sarge. Dali. Bakit? Andyan na yung mga mag-i-inspeksyon. Nakapatong pa lang less po. At saka yung mga barangay kagawad, tigwigil nga kayo. Kung walang basbas nyo, hindi makapag-operate yan. Kung hindi nyo yung protektado, hindi makakapag-operate yan. Inilala naman ang Armed Forces of the Philippines ang alok na tulong ng Amerika sa pagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, pinapahalagahan ang sandatang lakas ng suporta ng US at nananatili ang posisyon ng Pilipinas tungo sa mapayapang resolusyon sa sigalot sa West Philippine Sea. Ganunpaman, paglilinaw ni Padilla, committed ang Armed Forces of the Philippines sa kapakanan at kandaan ng mga tauhan nito at gagawin ng Pilipinas ang lahat na makakaya bago magpasaklolo sa ibang bansa. Alam ho ninyo, nakakatuwa ngayon, ha? Dumadami ang mga kabataan, lalong-lalo na yung nasa high school, na interesado sa ROTC. Ang daming mga post sa mga social media na ang daming mga bata ngayon talaga nagbo-volunteer na sumailalim sila sa ROTC program. Ha? Yan ay pagpapakita na talagang dumadami ang nabubuhayan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan. Paano po? Paalam na tayo, ha? Maraming salamat sa inyo walang sawang pakikinig, pagsubaybay at pagtitiwala. Alas tres, magrinigan tayo mamaya para po sa sona ng Pangulo, ha? Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan ng ating Quote of the Day ngayong araw na ito ay hango po mula sa isang American professor na si Professor Noam Chomsky. Ha? Teacher po ito sa University of Arizona at sa Massachusetts Institute of University. Ang sabi niya, he who controls the media controls the mind. Maganda umaga, Pilipinas! Ang DZRH ay kailanman hindi na-control. Kahit sa mga sinaunang panahon, nananatiling independent, matatag, walang kinikilingan, walang sinusuportahan, lahat patas dito. O, lahat naman sila welcome dito sa pagbabalita nila. Di ba? Yan ay patunay na ang DZRH sa tradisyong ating sinandigan for the past 85 years, isang independent na pamamahayag. 2x2 at ACS Balita in just a while. Isang minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. RH number 1.